Ano nga ba ang mga dapat gawin ng bawat zodiac sign upang magtagumpay ngayong taong ito ayon sa Vastu Shastra? Ano nga ba ang Vastu Shastra? Ang Vastu Shastra ay isang sinaunang sistema ng arkitektura at disenyo ng mga Hindu na naglalaman din ng mga tradisyonal na paniniwalang Budista. Sa atin, siya ay mahihalintulad sa feng shui. Sa bagong taon o sa taong ito ng 2022, karamihan sa atin ay naghahangad ng pag-asa at kasaganahan. Kahit na tayo ay humaharap at patuloy na lumalaban sa pandemya, puno pa rin tayo ng pag-asa na tayo ay magtatagumpay. Sa buhay ay hindi nawawala ang mga pagsubok at problema. Kung kaya naman, patuloy tayong nagsusumikap upang ma-overcome natin ang mga dumarating na problema. Kasabay nito, naghahanap tayo ng iba't ibang paraan upang swertihin at makaiwas sa malas at negativity. Kung kaya naman, nagmumungkahi si Vastu na mga remedy na maaari nating gawin sa ating tahanan o maging sa opisina para sa karagdagang seguridad, kaligayahan at swerte. Narito ang maaaring gawing gabay ng bawat zodiac sign ayon sa Vastu Shastra upang magtagumpay ka sa taong ito. Aries. Para sa mga Aries, asahan ang ilang issue pagdating sa iyong relasyon ngayong taon. Ilan sa nakikitang magiging issue ay ang kakulangan ng suporta ng pamilya. Ngunit ang lahat ng bagay at naisasaayos kung ang isang pamilya ay sinsero. Subukan mo silang kumbinsihin at huwag hayaang manaig ang iyong ego sa bawat usapan o problema. Upang lalong maisaayos ang iyong relasyon at magtagumpay, inirerekomenda ang paglalagay ng double happiness symbol sa timog kanluran ng iyong tahanan. Taurus. Para sa mga Taurus, isa sa posibilidad ngayong taon para sa iyo ay ang pagkakaroon ng problema na nauugnay naman sa iyong kalusugan. Maaaring mayroon kang gastusin na may kinalaman sa tahanan. Maaaring ikaw ay may kukumpunihin o may bago kang kasangkapan na bibilihin. Inirerekomenda ng Vastu Shastra na panatilihing malinis at walang kalat ang lugar sa pagitan ng hilaga at hilagang silangan ng iyong bahay. Makakabuti din ang paglalagay ng Ganga Jal sa isang silver na container sa hilagang kanluran ng iyong tahanan. Gemini. Sa taong ito, ayon sa Vastu Shastra, asahan ang isang pagbabago pagdating sa iyong trabaho. Makakaabala sa iyo ang stress dulot ng politika sa opisina. Sa usaping pamilya, malaki ang posibilidad na mag-alala ka tungkol sa edukasyon at kalusugan ng iyong anak. Kung kaya, iminumungkahi na maglagay ng painting o figurine ni Lord Ganesha sa pagitan ng timog at timog kanluran ng iyong bahay. Maaari rin ang paglalagay ng figurine ng Lord Buddha sa hilagang silangan ng iyong tahanan. Cancer. Sa taong ito, ang mga may zodiac sign na Cancer ay haharap sa mga personal na issue na maaaring makaapekto sa kanilang profesyon. Maaaring magdulot ng alalahanin patungkol sa kalusugan ng magulang. May posibilidad na alalahanin mo
ang mga isyong legal. Nais mo bang madaig ito? Gawin lamang ang mga sumusunod. Maglagay ng isang pares ng swans sa timog kanluran ng iyong tahanan. Makakabuti rin ang pagsasabit ng larawan ni Lord Dunvantry sa pagitan ng hilaga at hilagang silangan. Isa rin sa mga dapat gawin upang maiwasan ang mga alalahanin ay ang pagsindi ng pulang bumbilya sa timog silangan at hayaan itong manatili sa buong taon. Leo. Ang taong ito ay nagpapahiwatig ng paghihiwalay sa pamilya dahil sa trabaho para sa mga Leo. May posibilidad na sila ay lilipat sa ibang lungsod o pumunta sa ibang bansa upang magtrabaho at malayo sa kanilang pamilya. Ito ay maaaring pagmula ng isyu na makakaabala sa iyo buong taon. Para mabawasan ang alalahanin, makabubuti ang paglalagay ng larawan ng pamilya sa isang golden frame sa timog kanluran ng inyong tahanan. Virgo. Ngayong taon, para sa mga Virgo, may posibilidad na magkaroon ng alalahanin dahil sa malalang karamdaman. Maaari kang makaranas ng mga pagkaantala dahil sa mga isyong legal at problema sa iyong nalilinyahang propesyon. Para sa mga Virgo, makabubuti ang pagtatago sa higaan at hilagang silangan ng iyong tahanan ng ilang ganggadyal sa isang pilak na palayok. Makakabuti din ang pagsisindi ng pulang bumbilya sa buong taon sa timog silangan ng inyong tahanan. Libra. Para sa mga Libra, maaaring guluhin ang iyong peace of mind ng mga nakatagong kaaway sa iyong trabaho. Maaaring maging biktima ka ng sabwatan at panlilinlang laban sa iyo. Upang maiwasan ang masamang bagay na ito, inirekomenda ang paglagay ng ganggadyal sa isang silver pot sa hilagang silangan ng iyong tahanan. Maaari ding maglagay ng figurine ni Lord Buddha na naka-meditative pose sa isang workstation sa iyong opisina. Scorpio. Para sa taong ito, ang mga Scorpio ay maaaring dumaan na sa isang malaking pagkakagastos, maging ito man ay usapang edukasyon o kasal. Maaari kang dumaan sa ilang minor surgeries sa taong ito. Upang mapagtagumpayan ang mga ito, makakabuti ang paglalagay ng figurine ng Kamdenukaw sa timog silangang parte ng iyong tahanan. Sagittarius. Ang mga Sagittarius para sa taong 2022, maaaring magdala ang taon na ito ng mga bagong pagkakataon sa anyo ng isang bagong trabaho. Maaaring magkaroon ka ng gastos dahil sa paglalakbay o dahil sa edukasyon. Inirekomenda ng Vastu Shastra na maglagay ng painting na naglalarawan ng berding gubat sa hilagang bahagi ng iyong bahay. Capricorn. Para sa mga Capricorn, isang hamon sa iyong professional na buhay ang iyong kakaharapin ngayong taon. Ang mga hamon na ito ay maaaring baguhin ang kanilang stream ng karera o ang iyong plano na magsimula ng bagong negosyo. Para magtagumpay ka sa taong ito, maglagay ng planta ng pera o maliit na hagdan sa hilagang bahagi ng bahay. Ito ay kumakatawan sa paglaki o growth sa iyong buhay. Aquarius. Sa taong ito, para sa mga Aquarius, maaari kang kumuha ng mga unnecessary na mga gastos. Maaari kang magpahiram ng pera sa isang tao
ngunit mahihirapan kang maibalik ito sa iyo. Ayon sa Vasto Shastra, iminumungkahi din sa iyo na maging matalino sa taong ito pagdating sa investment o pamumuhunan. Upang pagtagumpayan ang iyong mga layunin, magsindi lamang ng pulang bumbilya sa timog silangang bahagi ng bahay at panatilihin itong nakasindi sa buong taon. Pisces. Para sa mga ipinanganak ng moon sign ng Pisces, maaring makaranas ka ng maraming argumento sa iyong relasyon. Dadaan ka din sa mga isyu na may kaugnayan sa gobyerno. Upang malagpasan ang mga ito, magsabit lamang ng sun showpiece na gawa sa tanso sa silangang bahagi ng pader ng inyong bahay. Siguraduhin nasa 7 talampakan ang taas nito mula sa lupa. Para sa maayos na relasyon, iminumungkahi na gumamit ng isang pares ng mandarinda. Naway nakatulong ang bidyong ito upang magdala ng karagdagang impormasyon upang lalong palakasin ang hatak ng iyong swerte sa taong ito. Naway tayong lahat ay magtagumpay sa kung anuman ang ating kakaharapin sa buhay, maging sa trabaho, kalusugan, pag-ibig o maging sa salapiman. Kasama ng mga remedy na ito, naaangkop na sasamahan natin ito ng matalinong pagdedesisyon, kasipagan at tiwala sa Diyos. Tandaan na ang tagumpay para sa mga taong hindi tumitigil, lumalaban sa buhay. Hangad ko ang inyong tagumpay sa buhay sa taong ito at maging sa susunod na taon. Maraming salamat po at magandang araw.